Nakakabuti ba o hindi na pilit ng Diyos o magbilit sa aking mga panalangin? Yan po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatang prayer and persistence. Pananalangin at pangungulit sa Diyos. Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit na walang alam. Kami po'y umaasa lang sa inyo na pagpapalain niyo kami. Sa kabila po ng aming mga kakulangan, mga hindi alam, narito kami, Panginoon, lumalapit buong lakas loob na kami ay sumisilong sa iyong anino sapagkat alam namin mahal niyo po kami. Kayo ang aming Diyos, wala kami kinikilalang iba. Hinihiling po namin, turuan niyo nga po kami. Enable us to see you. Enable us, O Lord, to touch you. To enter your most holy place. To look at you. To see you, to hear you, O God. And as we ponder you, O God, as we study your wisdom, may we be more like you. Kayo nga po ang mangusap sa amin ngayon. Payapain niyo po kami. Ano man ang mga bagabag, maring makasagabal na kayo'y aming mapapurihan, marinig, iwinawaksin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang hinihiling namin, Panginoon, mangusap kayong may kapangyarihan. Mangusap ko po kayong may kaluwalhatian. At walang nakikinig sa iyong salita ngayon, Panginoon, na hindi niyo po pagpapalain. Use your servant as your footstool. Lift up only your name. Bless your church, O God. Give us wisdom. In Jesus' name we pray. Sa Luke 18, verses 1 up to 8, ay meron na naman pong isang pahiwatig upang lalo nating maunawaan ang mga paraan ng pananalangin. At ano nga ba ang pwede nating matutunan dito sa maiksing katuruan na ito, Lucas 18:1-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually wear me out and with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, he will find faith on the earth. At pagpalain tayo ng Panginoon sa pagbasa niyang kanyang mga salita. So, isang istorya. Isang halimbawa na nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Merong tatlong tauhan na dapat tayong bantayan sa istoryang ito. Unang-una, ang makulit na babae. The persistent woman. Meron siya sigurong kaso at talagang siya'y nakakatiyak na siya'y tama. At ang hinihingi niya, hindi panalo. Ang hinihingi niya, hindi kampihan. Ang hinihingi niya, katarungan. She was asking for justice. At ang lakas ng loob niya, at hindi niya tinitigilang puntahan itong hukom. At sinasabi niya, bigyan niyo po ako ng katarungan. Kailangan po ng katarungan. Halos siguro araw-araw, pagising ng hukom, nandun na yung mukha niya, pabalik-balik siya. And she was asking for justice. So what can we say? And what can we say? She was not asking for a bad thing. She was actually asking for a very good thing, which was justice. Hindi siya humihinging kampihan siya kahit mali siya. Sabi niya, katarungan. Ang lakas ng loob niya, palibas at maganda naman ang hinihingi. Now, there was this ungodly and a very uncaring judge. Isang hukom na walang takot sa Diyos at wala rin malasakit sa kapwa-tao. Basta hukom lang siya. Sabi sa Bible, he did not fear God. He did not care about people. But, although the Bible did not say it, we can surmise, he was wise. Matalino. Bakit? Sabi niya, bibigyan ko na nga ng katarungan tong babaeng ito. Sabi ganun, hindi na siya titigil ng kagugulo sa akin. So, bibigyan ko siya ng katarungan, hindi para sa kanyang ikabubuti,
at hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa akin, nang tigilan na niya ako. Sabi ganoon. And I will be set free from being bothered. And this is a very interesting character of a judge and a very interesting commentary on human character as compared to God's character. Pagkatapos, sino yung pangatlong character? Ang Diyos mismo. No? That God will bring about justice, sabi diyan, for His chosen ones. Una, God will bring justice. Tapos, God will bring justice for His chosen ones. Lumaki yung area. And God will bring justice for His chosen ones who cry out to Him day and night. And He will bring justice for His chosen ones who cry out to Him day and night quickly. Merong relationship yung mga idea. Mabilis. Pero meron siyang hinahanap, sabi sa verse 8. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Comparison. Babaeng nangangailangan, isang hukom na ibibigay na nga, total, hindi naman masama ang hinihingi niya, justice, pero siguro kung sakali man na hindi niya makulit, baka mamaya ang nanalo yung kabila. The judge could have been corrupted because the Bible says he did not fear God and he did not care for people. He could have been corrupted, he could have been bribed, maaaring iniban niya at hindi nagkaroon ng katarungan, pero sabi niya, kung hindi man para sa iyo, para sa aking kapakanan, ibibigay ko ng gusto mo at ng matahimik ka. At pagkatapos ngayon, kinumpare yung judge in heaven, our God. And although hindi sinabi directly sa verse, nakikita natin mga kapatid, obviously ang gustong sabihin, eh kung yung judge na hindi maka-Diyos at yung judge na hindi makatao, walang malasakit, eh nagbigay ng katarungan dun sa humihingi para nalang sa kanyang kapakanan. Yun pa kayang Diyos na Diyos, hindi namin sabihing maka-Diyos ang Diyos. Yung pa kayang Diyos na bakal malasakit. Yung pa kayang Diyos na mabait. Pero mayroon siyang hinahanap. Ang pangalan na hindi na yung walang kwentang dyan, then nagbigayin ka para magpiling kapakanan. Ito pa kayang at mga tao at mapag-alam ng mga. Kaya lang, kung tingnan mo kaya niya yung mga humihingi, may matagpuan naman kaya siya. Faith that is pleasing sa akin. What is faith that is pleasing sa akin? What is I'm
Sự Chúa đã chẳng còn nữa. Thôi em bước đi để lại anh cùng với đắng cay ta từng hứa. Sẽ mãi không xa rồi. Ngày xưa còn đâu nơi đây anh giữ. Anh phúc thì em có lấy mặc kệ anh ơi. Em muốn đi. Đi. Ano pa? Ask persistently. Alam niyo ba na hanggang ngayon na hindi ko maunawaan kung bakit kailangan persistent? Pero huwag yun ang unawain. Nakalagay sa Bible eh. Persistent. Di sige. Hindi naman natin kailangan maunawaan ng lahat ng batas para natin sundin. Hindi naman natin kailangan maunawaan ng lahat ng patakaran para kasumunod. At merong mga patakaran na kumisan, sabi ko, bakit ganun? Persistent. But you know why, as we ponder this, pag mapili tayo sa paghingi, merong mga pinagmumulan niyan sa ating kalooban. Ano, una? Panatagang yung loob sa Diyos. Palagayang yung loob. Alam niyo yung mga palagay at alam niyo yung hindi eh. Halimbawa, may nagsabi sa akin, pwede mo ba akong bigyan ng ganyan? Narinig kong minsan, tapos hindi na niya inulit. Dalawa ang pwedeng dahilan eh. Sobra ang paggalang sa akin, sobra ang paniniwala sa aking desisyon, na minsan lang ay sa kanya'y sapat na, nag-aantay na lang siya ng sagot. At sa kanya, yung hindi ko pagsagot ay sagot. Yun ang sagot. Silence is the answer. So, isa, meron naman, sapagkat hindi lapat ang loob sa akin, minsang sinabi, ayaw nang ulitin, dahil nahihiya na, o kaya ay nag-aalangan kung ganun ba ako kabuti para siya pagbigyan, o kaya ay nag-iisip, baka pag inulit, kagalitan ko siya, barilin ko siya, magalit ako sa kanya. Ngayon, di po ba ang mga anak ninyo pag kami hinihingi ang kulit? Alam niyo kung bakit? Tiwalang-tiwala sila na gusto niyo namang ibigay. Tiwalang-tiwala sila na ganun na lang ang pagmamahal niyo sa kanila na hindi kayo maiinis pag inuulit-ulit nila, at hindi sila malisyoso, hindi maraming isip nila na iniisip na lang, kinalimutan nyo na at ayaw nyo nang banggitin, iniisip lang nila, nakalimutan nyo lang sadya. Kasi kumisan, yung isip natin marumi eh. Binanggit ko na, ayaw pang banggitin. Siguro, ayaw na niya mapag-usapan. Pero kung malapit ang loob nyo doon sa taong hinihinga nyo, uulit-ulitin nyo, hoy, baka nalimutan mo ha? Kasi ibig sabihin, hindi ako nai-insecure about our relationship na hindi mo mamasamain ang paghingi ko at pag-uulit ko dahil ganun tayo ka-close. Alam niyo yung etiquette. Dalawang klase yan eh. Yung sobrang napaka-correct mo, dahil talagang pagka-righteous at pagka-correct mo, o kaya, tinuturuan mo rin yung mga tao, ang trato mo rin sa akin, dapat correct ka ha. So, correct ang trato ko sa'yo, dahil binibigyan kita ng cue kung paano mo rin ako dapat itrato. Hindi kita kinukulit. Ibig sabihin, huwag mo akong kukulitin. Diba? Ang polite-polite ko sa iyong bahay, ibig sabihin, pag nasa bahay ko, ikaw polite ka rin. Nireregaluhan kita sa birthday mo, therefore, regaluhan mo rin ako. Yung, sometimes, we influence people through our own behavior. Kaya kung minsan, hindi mapalapat-lapat ang loob mo sa mga taong always correct. Nakakapagod silang kasama, diba? For instance, there was one time, mayroong sinasabi sa akin, uy, mag-outing naman tayo. Ilang araw yan? Dalawa. Sinong kasama ito? Nakakapagod naman kasama yan. Bakit? Kasi we always have to be correct. Ni hindi ka makapanguya ako ipag nandyan yan. Diba? Ni hindi mo malapang-lapang yung mga karne, kailangan correct na correct ang mga manners mo dahil ma-open siya sa'yo. Ayoko kasama yung ganon. Diba? Gusto nyo ba? Ayaw nyo rin. Kaya usually, mga taong sobrang formal, sobrang correct, walang nakakapalagay ang loob. Walang lumalapat sa kanila kasi kita mong sila rin because of their high level of etiquette. Alam mo rin hindi sila lapat sa'yo, kaya sila ganun. So sila yung nagbibigay sa'yo ng pahiwatig kung paano mo sila dapat itrato. Kung paano kanila tinatrato. Kaya alam nyo, pag masyadong correct yung tao sa inyo, hindi pa lapat. May hihingin lang, ang dami pang pasakalye. Kaya ako paglapat yung loob ko, ano bang pasakalye? Anong gusto mo? O ito, o sige, okay, tapos na. Huwag nang kung ano-ano mga pasapasakalye pa kasi hindi naman ako ibang tao. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin.
sabihin mo na lang direct. Ngayon, bakit related yun? Pag ang kulit-kulit natin sa Diyos, either ang kulit nyo lang talaga, o kasi panatag ang loob nyo. Lapat na lapat kayo sa Diyos na hindi nyo iniisip na mamasamain niya na pinapaulit-ulit nyo. Tulad ng isang batang anak na nagtitiwala na hindi niya isiping mamasamain ng magulang na ang kulit-kulit niya. At aminin nyo na mga magulang, maraming hiling ang inyong anak na kung hindi sila makulit, malilimutan nyo na. Although ang Diyos naman hindi nakakalimot, iba siya. Pero ewan ko kung bakit gusto niya yung persistent. Binasa naman natin ang verse, di ba? Nakita ng mata nyo. Sinabi kailangan, persistent ka. Ginawang example yon at para lalong linawin na dapat makulit ka, sabi, eh kung yung judge na hindi maka-Diyos, hindi makatao, pinagbigyan na sa kakulitan, yung pa bang Diyos na maka-Diyos dahil siya na talaga ang Diyos at makatao at mapagmahal, yung pa ba ang hindi magbigay? Ano kaya ang gustong makita ng Diyos? Bakit gusto niya mapilit tayo? Hindi dahil kaya natin palitan ang kanyang desisyon, hindi dahil kaya natin siyang impluensyahin ang kakukulit, kundi sa pangungulit natin at pagiging persistent, ipinakikita lang natin at isinisiwalat ang tunay na ating pagtingin sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya at pagiging palagay ng ating loob. 1 John 5:14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So mahalaga yung alam natin ang will, no? Kung minsan naman, people are so ignorant of God, so ignorant of God's will, and so ignorant of God's character, that they do not persist. Because they are not sure kung natutuwa ang Diyos sa hinihingi nila or not. Halimbawa, hinihingi nyo na makakilala sa Panginoon ang inyong mahal sa buhay. Sa pagkakilala nyo sa Diyos, alam nyong gusto niya rin yon. Therefore, pwede natin ipagtalagang ulit-ulit. Dahil alam natin, gusto rin naman niya yun eh. Para bang tao, dahil alam mong mahal ka, kahit pa ulit-ulit mong I love you, alam mong maganda dahil gusto niyang marinig yun, dahil yun din ang kagustuhan niya eh. Kaya yung kagustuhan ng Diyos, mahalaga na alam natin and we pray according to that. Ngayon, meron namang mga faith. Faith pa rin ang pinag-uusapan natin, right? Yung faith na makulit, dahil I have faith in the strength and the closeness of our relationship, that I know that you will not be bothered and you will not consider it bothersome, that I'm always praying about it. No? And still, talking about faith, there is a kind of faith that is a weak. That even while praying, the people praying are already conditioning themselves not to receive what they are asking for. Ano ba, Lord, ito naman po eh, pinipray ko lang, kung will nyo lang, kung pwede. Once more, parang coin ito na two-sided. Either, talagang sobra na naman ang tiwala mo sa Diyos, na kahit nasa iyong isip, eh alam mong ito dapat, pero sa sobrang tiwala mo, sa ending, sinasabi mo pa rin na, Lord, your will, not my will. Okay? So, ang ganda nung ibig sabihin nun ay bahala na po kayo, Panginoon, kung talagang ayaw nyo. Dahil nagtitiwala na tama ang Diyos. Pero meron din pinagmumulan yung prayer na yan na maihanda ko na nga ang sarili ko para ako mabigo ako, huwag naman ako masyadong ma-frustrate. Ibig sabihin, wala kang faith. Hinihingi mo palang, hinahanda mo na yung sarili mong hindi mo tatanggapin. Paano mo nga tatanggapin? Kaya kumisan, meron tayong anak, nagpe-pray, ang laki ng faith. Tapos mo, anak, huwag naman ganun ang prayer kasi para ipag-pray mo rin na para pagka hindi will ni Lord, tanggapin mo rin. Actually, hindi mo lang siya tinuturuan na magkaroon ng complete trust in God's decision, pero sinasabi mo rin sa kanya, don't expect too much, baka mabigo ka. Eh, ang itinuturo sa atin sa Bible is to pray expectantly. Kaya iba habang nananalangin pa lang, sinasykologize na yung sarili na baka sakaling hindi lusot ito, baka hindi tanggapin. So, okay lang, Lord. Eh, para ka na rin hindi nag-pray. James 1:6-8. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will be saved. Thank you.
Pero bago naman kayo maligaw ng landas at sobrang mag-expect, tiyakin, at least not against God's will. Ngayon, mas tiyak ka pa kung silent lang ang Diyos sa topic na yon. Mas malakas ang loob mong humingi kasi hindi naman niya pinagbabawal eh. At lalo naman kung ipinangako, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household, pangako na yon. Ba't ka pa magdududa? Lalo talagang sobrang masidi ang pananalangin sa ganung mga bagay. Yung mga sinasabing, I will never leave you nor forsake you. Yung sinabing, hindi magkukulang ang kanyang provision. Yung sinasabing, I will be your protector. Hindi ka na dapat magduda. Kasi una, hindi yun against God's will. Hindi ipinagbawal ang ganong prayer. Second, God is not even neutral nor silent. But on the contrary, is very positive and insistent and strong about it. Na sinasabing, ask for it. Kaya nakikita po natin yan. God answers prayer. God answers persistent prayer. Huwag kayo magsawa ng kadadasal. Baka mamaya parang namumoro na kayo kumbaga sa bingo, doon pa kayo aayaw. Malapit na pala. Di po ba? Kumbaga ayan na, tapos saka ka pa umayaw, doon ka pa nagtampo. When in doubt about God's will, pray anyway. When ignorant about God's will, pray anyway. And when you know God's will, all the more that you should pray anyway. So in other words, pandilatan yung katabi nyo, sabi nyo sa kanya, pray anyway. Di ba? Basta magdasal ka. Huwag kang titigil ng kadadasal. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng Diyos na nagdadasal tayo. Kung hindi nyo rin alam, pare-pareho lang tayo, magdasal na lang kayo. Kasi alam niya. Alam niyo ba na hanggang ngayon yung panalangin ang hindi ko lubos maunawaan? Yung bang, Lord, ipagpe-pray ko na huwag ma-aksidente itong mga taong to. Sa lagay ko hindi ako nagpe-pray, ma-aksidente sila. Ganon? Mas mabait ba ako kaysa sa Diyos? No, kung hindi ko pa ipinakiusap sa Diyos, ipapayagan nga niyang ma-aksidente. Pero pray anyway. Eh kasi sabi, pray for each other. Pray earnestly. So ipag-pray natin. Pero alam nga namang mas mabuti pa tayo sa Diyos. Na kung sakaling nakaligtaan natin ipag-pray, pababayaan ng Diyos. E di yun pala, ang kabutihan ng Diyos dependent on our prayers. Hindi naman siguro. Pero bakit naman kaya kailangan pa tayo magdasal? Kung gagawa rin pala siya ng mabuti ng kusa, kikasali tayo kay hindi, ano ba't pinagdarasal tayo? Di ba kayo naguguluhan? Kaya ang policy, just pray anyway. Hindi mo naman kailangan maitindihan lahat yung mechanics niyan eh. Parang isang bata na humukay ng isang dakot na buhangin sa tabi ng dagat at sabi ng isa, aanin mo ang hukay na yan. Sabi niya, ilalagay ko sa hukay na ito ang tubig ng lahat ng Pacific Ocean. Imposible, di po ba? Ganon din ang ating utak para lang isang maliit na hukay sa buhangin. Hindi nyo kayang i-contain dyan lahat ng thoughts ng Diyos. So sumunod na lang kayo sa nauunawaan nyo mathindi. Of course, may mga bahagi ng buhay na unawang-unawa natin, bakit tayo dapat sumunod. Halimbawa, you shall not commit adultery. Hindi nyo na kailangan maging matalino para malaman yung tama yung batas na yon. Di ba? That you should not steal. Hindi nyo kailangan unawain. Obvious na yun eh. Pero may mga bagay na hindi mo talaga maunawa ba't pinapagawa. Gawin nyo na lang. Absence of understanding of God doesn't mean absence of wisdom of God. No? Kung hindi natin nauunawaan, hindi ibig sabihin mali siya. Anong sabi ni St. Thomas Aquinas? It is exceedingly foolish for a man to think that what he doesn't see does not exist or what he doesn't understand is wrong. Kaya manalangin. Isa pang example, Luke 11, 5 up to 9. Ang Panginoon na naman, nagtuturo, nagbibigyan na naman ng illustration. Then he said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, don't bother me, the door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs.
So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. How can we be more clear? Ang ganda ng example, hating gabi, tulog ka na. Nandun na lahat ng anak mo nakapaligid sa iyo sa higaan, nakalak na ang pinto, pakain na ang ilaw. May kakatok pa sa iyo. Dito ba tingin akong bisita? Wala akong maipakain. Pahirap naman ang mga tinapay mo dyan. Mga tulog na ako, mga bata, nandito na lahat. Nakalak na, huwag na. Sabi, hindi ka man pagbuksan dahil ikay kaibigan. Ibig sabihin, your friendship is not enough reason for this person to stand up and be with a friend. Pero pagkita ko sila, kakatok doon. Bukas ng kadalian, mawala ka na lang. Bukas na rin dahil kumakatok ka. Diyos pa ba na mahabagin? Diyos pa ba na willing ma-disturb? Nagpako na nga sa cross yung ating Panginoon para sa atin. Yung Diyos pa ba na yun ang hindi magbukas kung kumakatok ka? So pag di kayo pinagbubuksan, anong ibig sabihin? Hindi kayo kumakatok. Kasi ang sabi knock and the door will be open to you. Baligtarin mo lang yun. If the door is not being open to you, it means you're not knocking. Or, you are not knocking loud enough. O isang katok mo lang, tulog na yan, makaalis na na. Diba? Kasi eto na naman yung etiquette mo. Alam nyo yung etiquette na sobra, para lang yan sa mga hindi magkakapalagayang loob. Pero pagpalagayang loob, nanay mo, kapatid mo, kikisingin mo. Kaya alam na alam na pero dalisan, hindi mo kini-istorbo. Ibig sabihin din nun, pag gawang tulog, hindi ka dapat istorbo. Ibigay mo lang sa akin yung mula. Pero pag magpapalaga yung loko sa'yo, kung hindi mo ito sa pwede mo sa'yo, hindi ka makakitin. Palaga yung yung loob. At kung siya'y nakakatatlong katokan at hindi ka pa pinagbubuksan, hindi mo sinasabi, ayaw niya talaga magbukas, masama ang loob niya, masama talaga ang ugali niya. Hindi sinasabi mo lang, siguro tulog pa, kakatok pa ako. Kasi alam ko, pag nagising yan, hindi naman ako titiisin. Di po ba? Kaya napakaganda nung kakulitan na nagmumula sa kapalagayang loob, hindi dahil sa kakapalan. Magkaiba naman yun, yung angkapal mo naman, yung alam mo na talaga ayaw ka pagbukasan, sige ka pa. Pero yung kasi katokan ng katok dahil nagtitiwala ka that you are close enough that probably hindi ka lang naririnig kaya hindi ka pinagbubuksan dahil ang pagkakakilala mo sa tao, kung narinig, magbubukas. Di po ba? Kaya sabi niya, itong tao man na ito na ang iniisip ay kapakanan niya, pagbubuksan ka pa rin, Diyos pa ba na ang iniisip ay yung iyong kapakanan at hindi yung sa kanya? So sabi, ang ganda, ask. And it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Ang ganda rin ng initial niyan, ask pa rin. A-S-K. Ask, seek, knock. Seek, knock.